Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Pinoytechs channel. Sa episode po na ito is may sasagutin po tayong comment ng subscriber natin na ang issue niya is ganito. So may mga baradong nozzle o yung may mga white lines na or gaps sa color, okay naman. Ganito gagawin natin. Halimbawa, kung nagawa na natin lahat, nag-head cleaning na tayo, binabad na natin sa hot water, ganun pa din. At saka yung kumbaga last option is replace cartridge na. So habang hindi pa pinapalitan yung cartridge na ito, halimbawa sa case na to, defective na yung block ko, hindi ko pa pinapalitan pero nakakapag-print pa rin ako. So, ganito lang yon. Okay? So, tara, let's start! So, ngayon mag-piprint tayo ng isang page. Limawa ito. Actually, inopen ko na itong CMYK na test. So, piprint natin to. Print, tapos preference, so standard lang, so wala tayong mabaguhin, then okay, then print. So I'm sure yung black nito may issue o magkakaroon ng white lines. Yun. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa printer properties. Ayan. Pupunta ako dito sa ink settings. I-disable ko ang black. So, color only yung gagamitin ko na kulay. Then, okay. Tapos, print ulit tayo. O, wala na akong mabaguhin ha. Color lang din. Print, standard. Ayan. So, nag-prompt siya na only the following ink cartridge will be used for printing. So, color. Okay. Tingnan natin ano magiging result. Oh, yun o. So, yun. Ibig sabihin, yung mixture nung tatlong kulay, ginawa niyang black. So, okay. Compare dun sa kanina na black and color. Although, hindi siya ganun kasolid yung black, pero okay na rin. Diba? At least, gumagana pa rin. So yun yung tips ko in case na hindi pa makabili ng bagong cartridge. Halimbawa, black lang yung gusto mong i-print tapos yung color ang may issue. So ganun din, i-disable mo lang din yung color and then black only para makapag-print ka ng black. So ganun lang, baliktarin mo lang yung settings. Yun nga lang, hindi ka na makakapag-print ng color na ganito kasi nga disable na yung color . Pang ano na lang siya, pang black printing na lang kumbaga. So sa mga hindi pa kayang bumili ng bagong cartridge, so ganito mo ng settings ang gagamitin natin. Okay, hopefully nakatulong tong video na to and see you on my next video only here on Pinoy Techs channel. Bye bye.